Bye-bye, guys. Panibagong araw. So, yan, guys. Bago natin simulan, gusto ko muna magpasalamat sa 532 subscriber. So, yan, ang bilis ng subscriber natin, guys. Salamat sa lahat ng nag-subscribe. Then, mabilis ang shoutout muna tayo. Shoutout kay Detsin. Shoutout kay Macbeth. Shoutout kay Kushina and Straw Hat Alliance ng S352. Shoutout pa si Ki. Shoutout sa Teletubbies Alliance ng S339. Shoutout kay Boss Zia. So yan, simulan na natin. Let's go! Like a Hellcat! So ayan guys, since maraming nagtatanong about Zodiac Guardian, so gumawa tayo ngayong araw ng video about Zodiac Guardian. So saan ba yung Zodiac Guardian? So click mo lang yung hero icon mo, character icon. Tapos ito siya, yung may star. Star na icon. So pag kinlik mo yan guys, ang kailangan mo para makapag-upgrade ng Zodiac Guardian, ito. Ayan o, oh. Yan Lucky Star Stone. So saan mo makukuha yung Lucky Star Stone? Makukuha mo yan guys. Mas mabilis mo makuha yan sa Land of Enchantment, yung bagong event ngayon. Kaso ang problema, required na level niya is Master Level. So kailangan mo mag-rush level para mas madali kang makapag-upgrade ng Zodiac Guardian. Kasi itong Star Stone na yan, sa 30 minutes mo magpa-farm doon, ang mapa-farm mo nasa 200 to 300 pataas. So mas madali mong ma-upgrade yung mga Zodiac Guardian mo. So ano ba yung mga pinapataas ng Zodiac Guardian? Simulan natin dito guys sa Star Magnitude. Pag kinlik mo yung Star Magnitude guys, parang katulad lang ng iba, meron siyang hinihinging points. Parang sa gem lang. Ayan o. Kailangan niya total star slots reach 240. So since 263 na yung points natin dyan, nakuha na natin to. Itong mga stats na to. Tapos susunod niya is 280. Madadagdagan yung makukuha nating stats. Yan. So paano mo i-compute, ay paano mo malalaman yung ilang points ka na? Kukompute mo lang yan, lahat yan, yan, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110. Tapos dito sa kabila, yan, ganun lang, para malaman mo kung ilang points ka na. So, punta tayo dito sa Zodiac Resonance. Ito naman guys, may required siya na upgrade. Yan o, sabi niya, any 12 Zodiac sign ay required to reach 7 stars. So since marami na tayong naka-level na 7, nakuha natin tong additional stats niya. Yan. Ito malaki yung bigay niya, ano, HP bonus, damage bonus, tsaka depth bonus. So since kailangan ng ano, sabi dito sa baba, kailangan daw ng any 14 Zodiac signs are required to reach level 8. Pero ang napa-level 8 pa lang natin is 12. So, kailangan pa natin ng dalawa. So, try natin kung makukuha natin. Mag-upgrade tayo ng dalawang level 7. Kaso failed eh. Isa pa kulang natin. Habang tumataas yung level guys, pansinin nyo, bumababa yung success rate niya sa pag-upgrade. Halimbawa ito. Yung success rate niya is 90%. So, mas madali mag-upgrade pag mababa pa yung level niya. Samantalang itong level 7 na, 50% yung rate na lang kung mag-upgrade ka. Kaya medyo mahirap. Pero ngayon, pinadali nila kasi nga dahil dun sa Land of Enchantment na event. I mean, dungeon pala yun. Everyday mo
mapapasukan pag master ka na. Then 30 minutes ka magpa-farm doon. Tapos meron din tayong guide doon kung paano mas mabilis mag-farm. Check nyo na lang. Lalagay ko na lang sa description yung link. So, saan pa tayo? Sunod, punta tayo dito sa ano, sa Lifestar. Yan. Ito naman guys, more on elemental damage to. Click mo tong overview para makita mo. Yan. Pag kinlik mo, ito yung bigay niya. Kasi yan lang yung mga na-equip natin. So, saan mo makukuha tong mga to? Yan, saan mo makukuha? Makukuha mo yun guys dito sa Star Mark Summon. Yan. Magsasummon ka lang. It's either 1 or 10 times. Nasa yun na kung ilan. Tapos dito mo naman makikita yung points mo. Yan. So, saan mo makukuha yan? Pwede mo makuha yan sa Alliance Shop. Punta ka lang ng store. Tapos Alliance Shop. Check natin kung nasaan siya. Mura lang yun eh. Pwede mong bilhin na araw-araw yun. Ito siya. Ito. Yan. So, 5,000. Pwede ka na makapagsama ng isang ganon. Pero hindi ko naman gano pinaprioritize yun. Kung meron lang, dun ko lang, dun lang ako nagsasummon. So, balik tayo sa Zodiac Guardian. So, ulitin natin itong Lifestar. More on, ano to? More on elemental damage. Kasi pag kinlik mo tong overview, makikita mo, halos lahat elemental damage. Samantalang dito sa taas, ito, yung Zodiac Guardian talaga, more on inner stats, tsaka beast stats mo ang pinapataas. Yan. Dito ka pwede mag-click kung gusto mo makita yung mga bigay. Itong tatlong to. Yan. As of now, bigay niya is 15,000 attack, 3,000 depth, 62,000 HP, 19,000 hit, 3,000 flee, 6% HP bonus, 3% damage bonus, and 6% depth bonus. So, yan. Para mapataas mo, kunin mo lang, ay anuhin mo lang, sundin mo lang yung mga hinihingi niya, hinihingi niyang requirements. Yan, mababasa mo naman eh. Yan o, yung highlights natin. Yan lang yung mga hinihingi niya. Check mo yan time to time para makita mo. So, sa mga master level dyan, di nyo napoproblemahin yung Zodiac Guardian ngayon. Kasi nga, meron ng Land of Enchantment. Kung saan makakapag-farm ka, within 30 minutes, nasa 200 to 300 magre-range pataas. Depende na lang kung gano'ng kabilis mag-farm. So, yun. Tapos ito naman, yung points mo dito, pang re-refine mo. Pag nagdi-dismantle ka guys ng mga ganito, yung mga nakukuha mong sobra dito, yan, yung mga nakukuha mo kasi sobra-sobra din yung makukuha mo dyan pag maraming best ka na nakapag-summon. Pag nag-refine ka, kailangan mo yung points na yun. Yan. Makakakuha ka ng points na ganito sa pagdi-dismantle ng mga ganito, yung mga nakukuha mo din sa Star Mark Summon. So yun guys, yun yung tip natin about Zodiac Guardian. So sana nalinawan na kayo kung ano yung Zodiac Guardian tsaka kung paano papataasin yung stats nyo sa Zodiac Guardian. Yan, so hanggang dito na lang muna.